Hi guys, ang video na to ay ituturo ko sa inyo paano kayo gagawa or gumawa ng sarili nyong NFT at paano nyo ibebenta yung nagawa nyong NFT. Kung gusto mong malaman kung ano yung gagawin mo, panoorin mo yung video na to hanggang sa dulo. At ano ba yung laman ng video na to guys? So inside this video, ang ituturo ko sa inyo para alam nyo, para tapusin nyo, paano kayo magkecreate ng yung NFT. So saan ba ako magkecreate? Sa ang website, pwede akong magcreate. Tuturo ko sa inyo and this is 100% free para magcreate po ng NFT dun sa website na yon. Number 2, saan ko ibebenta yung nagawa kong NFT? So, pwede ko bang ibenta kung saan-saan? Yan, malalaman natin inside this video. And is it possible na mag-create ng NFT kahit hindi naman ako marunong gumawa ng NFT? Wala akong skill. Pwede ba akong makapag-create? Inside this video, masasagot din natin yan. Matuturuan ko kayo kung paano kayo mag-create ng NFT mo kahit hindi ikaw o kahit wala kang skill or kahit gaw hindi gagawa. And number 4, eh syempre, tatanungin mo siguro, malalaman nyo rin inside this video kung paano ba kumita dyan sa NFT na sinasabi nyo. And if you have questions about NFT, meron akong previous video na ginawa. Detalyado na po kung ano ibig sabihin ng mga NFT, history niya. Lalagay yan sa taas o kaya dyan sa description yung video na yon para maintindihan nyo kung ano yung NFT na binabanggit ko. Hi guys, welcome back dito sa aking YouTube channel. Kung bago lang kayo sa aking YouTube channel, my name is Mark from Pinoy Influencer. Ang channel ko po ay nagtuturo kung paano kayo kumita ng pera sa online, tutorials, motivation, trading, NFTs, cryptocurrencies. Kung gusto nyo yung magandang klase ng content, consider subscribing by hitting the subscribe button at i-on mo na rin yung notification bell. I will notify and update you kapag may bago akong upload na video. Ma-appreciate ko rin kung i-hit nyo na po yung like. I-share nyo ito sa mga kilala nyo na gusto rin kumita ng pera sa online. Nananatili po yung ating promo guys na dapat umabot po yung likes nitong video na ito ng 1,000 at iraraffle po natin yung 1,000 pesos, 500 yung winner, second po yung 300 and 200 po ay yung third winner. Ang gagawin nyo lang is i-comment nyo lang po yung Pinoy Influencer dyan sa comment box at pwede nyo na rin ilagay yung GCash nyo para kapag na-raffle natin, mapipili po yung pangalan nyo at yun po yung pwede nyong mapanalunan. So ngayon guys, let's go! Guys, saan ba ako magkikreate ng NFT ko or non-fungible token? So dito guys, yung website na pwede nating gamitin. Ang pangalan po ay opensea.io. This is 100% free na kung saan pwede ho tayo mag-create ng ating NFT. So yung OpenSea guys, ito ay isang biggest marketplace ng non-fungible token. Okay? So, kaya lang, ano ba yung kailangan ko dyan, Mark? Pwede ba akong mag-create ng account? Ganito lang yan, kadali. So, hindi nyo na po kailangan mag-create ng account po dito sa OpenSea. Ang kailangan po ay meron po kayong wallet na pwedeng i-connect dito. So, dito lang po, i-connect natin. So, ang tanong, ano ba yung mga wallet na pwede? So, pwedeng-pwede po yung MetaMask. Saan ba makukuha yung MetaMask? Saan manggagaling? Dito po sa Chrome Web Store. Okay, so ilalagay nyo lang po yung MetaMask wallet and mag-create po kayo ng account dito po sa MetaMask wallet nyo. And kapag okay na yan, ang mangyayari ay ganito. Okay, so dito, i-connect lang natin. So kapag meron na kayong MetaMask, i-collect lang natin yung MetaMask natin. Click mo yung MetaMask, then mag-create nyo lang po yung password nyo. So type nyo yung password nyo, then once na-unlock nyo na po yung... So click nyo lang yung unlock. And once na okay na yan, may i-connect na po yung ating MetaMask dito. So, meron na tayong account. So, once na connect na, okay na yan. So, pwede na tayong mag-start. So, dito guys, explore muna natin konti yung OpenSea. Dito sa baba guys, pwede nyong ito yung mga kilalang mga may NFT. So, ito yon, top collection over last 7 days. 100% guys na pwede ho tayo mag-create ng ating NFT dito. Okay, so yung lahat ng mga sikat na mga artista, nandito po yung kanilang artista, yung mga basketballista, pati si Pacman nandito eh. Okay, so ito yung mga klase ng NFT. Merong art, merong collectibles, domain names, music, photography, sports, yung top shot, trading cards, utility, and virtual worlds. Yan yung mga pwede ho nating gawing NFT dito po sa OpenSea. So ano ba yung naiisip nyo? Diba, yung previous video ko, itinuro ko doon, merong isang bata, which is yung Indonesian, ibinenta niya yung kanyang selfie for 5 years ng $1 million. May bumili? Yes, merong bumili. So, eto guys, depende kung ano yung gusto nyo dyan. So, magaling kayo mag-photography, so pwede nyo ibenta na
dito sa OpenSea. Pwede kayo yan. Music, meron kayong sariling music. Gawa nyo. Kasi pag sinabing non-fungible, unique siya. So, ikaw yung may gawa, pwede nyong i-upload dito at pwede nyong gawing non-fungible token. Pwede nyong ibenta. In return, pwede po kayong kumita. So, guys, dapat para makapagbili kayo dito or para mayroon kayong benta, yung MetaMask wallet nyo ay dapat po meron siyang Ethereum wallet. Okay? Ethereum wallet po yung ginagawa. Or Ethereum tama, network yung kailangan. Ethereum network. So, kailangan yung kargahan yon. So, kailangan nyo po ng Binance para i-transfer yung Ethereum nyo kung bibili kayo. Ngayon, magkikreate tayo. Papakita ko sa inyo para mag-create. So, click nyo lang itong create. Kikreate tayo ngayon ng sarili nating. So, magkikreate tayo ngayon ng ating NFT. Pero before tayo mag-start, ano ba yung i-upload pala natin? Ano ba yung meron sa atin? So, mamaya ituturo ko muna sa inyo. Tingnan muna natin ano yung mga requirements. So, sabi, ang una nyong kailangan na ilagay is meron kayong image, meron kayong video, pwedeng audio or 3D model. So, yung mga types na mga tinatanggap po ng OpenSea is JPG, PNG, GIF, SVG, MP4, WebM, MP3, WAV, OGG, GLB, CLTF, at ang max size po ay 100 megabyte. Okay? Yan po yung requirements. So, then, ilalagay nyo lang po anong pangalan yung ginawa nyong NFT. So, dito ay kung merong website yung NFT na ginamit nyo, and then ilalagay nyo po yung description. Dapat po, di ba sabi doon sa previous video na ginawa natin, is dapat po ay maganda po yung kwento, yung NFT na ginawa mo. Importante yon. And of course, dito ilalagay nyo po yung collection kung marami. So, properties, levels, kung ilan yan, stats. So, nandyan na po lahat yan. And unlockable content. So, pwede nyo, kung gusto nyo hindi siya lockable, pwede rin lock, nakalock na content. Explicit and sensitive. Medyo sensitive ba siya? Pwede nyo i-on. Then, dito, makikita nyo yung quantity. And yung blockchain nga na ginagamit is Ethereum. So, and then, pag okay na, so, to freeze your metadata, you must create your first item. Para mag-create kayo ng first item, then click nyo lang po yung create. Now, Mark, wala akong alam dyan eh. Di ako marunong gumawa ng lahat dyan. Paano ako gagawa ngayon yung gusto kong collection sana? Halimbawa, collection yung gusto nyong gawin. Paano ba ako gagawa? Common kasi, hindi tayo magaling mag-art or wala tayong alam sa art, music. Pero, kung tatanungin mo ako, pwede pa rin ba akong kumita? Pwede pa rin ba akong mag-create niyan? Unique? Yes, pwede. Ano yun? Ito yung pwede nyong gawin. Punta kayo dito sa website na ang pangalan po ay Fiverr. Dito sa Fiverr, guys, marami pong gumagawa ng NFT collection. Gagawa sila. Ito yung mga magagaling na, may skilled talaga. Kasi in Fiverr is, ito yung marketplace sa mga skilled. Nagpo-provide sila ng services. Which is yung services na ipoprovide nila, pwede silang gumawa para sa'yo ng NFT. Exclusive din sa'yo. So, halimbawa, you can buy yung NFT na gagawin niya sa'yo ng $70. Okay, $70. $90, $40. So, pili kayo wherein afford nyo. So, sarili nyong collection yan. So, halimbawa, pangalanan nyo na yung kung ano yung brand nyo, kung kayo vlogger kayo, or kung ano yung kilala kayo, artista kayo, pwede kayo magpagawa ng NFT sa mga to. Kasi, skilled yung mga to. Okay? Pero, sarili nyo yon, sa inyo po yon. Once na binili nyo to, okay, may copyright naman po kayo na talagang sa inyo. Okay? So, ito ay original sa inyo. Pili lang kayo yung mga seller. Kasi, itong mga to, pwede nyo rin silang direct na pwedeng i-message. Kung gusto nyo paggawa ng music, pwede rin. NFT music, gusto nyo? Pero, pwede rin kayong gumawa yung selfie. Kung gusto nyo, image. Halimbawa, ito yung sample natin. Kung kayo ay na lockdown kayo, 14 days, o nag-selfie ka daily, o di pwede mong ilagay, i-upload mo dito. And then, kung lagyan mo ng konting kwento. Lagyan mo ng pangalan, ano ba yung kwento ng kwan mo na yan, yung image mo na yan, and then pwede natin ibenta dito sa OpenSea. So, kailangan lang is Ethereum. So, since yung MetaMask wallet natin is may Ethereum. If you want to buy and sell naman dito, then pwede rin po bibili kayo ng mga explore natin. Hanap tayo, halimbawa, meron kayong art,
na gusto nyo i... Kung mahilig kayo sa art, pwede kayo mag-collect. So, bibili kayo dito muna and then you can sell it. Okay? So, pwede kayong bumili dito. So, marami. Pwede na tayong bilhin. Halimbawa, check natin. So, halimbawa, mahilig kayo sa sports. So, Golden State. Halimbawa, fan kayo ng Golden State. Halimbawa lang ha. Hindi ko sinasabing maging fan kayo. So, halimbawa, fan kayo. So, dito yon guys. Dito sa resources, gas-free marketplace. And then, check nyo po yung... So, halimbawa, basketball muna tayo. Dito guys, meron silang legacy collection na binebenta. Ang floor price niya is 1.5 na Ethereum. So, volume traded is 739. So, kung magkano ngayon yung Ethereum, so kung 150, so almost 300,000 yan. So, dito guys. Okay? So, marami tayong pwedeng bilhin dito. Mahilig kayong... So, you can buy. Siyempre, dapat meron po kayong Ethereum na laman yung wallet nyo. So, click nyo lang yung bibili nyo. Okay? So, pwedeng switch network, Ethereum network. Okay? So, pwede yon. Koconnect nyo lang po yung sa inyong MetaMask wallet. Ganun lang bumili dito. Pero kung ibebenta nyo, syempre, mapupunta yun. Once na, kung nagbebenta naman po kayo dito sa OpenSea, once na nabili po yung sarili nyong NFT collection, automatic po siya mapupunta sa wallet nyo sa MetaMask. Dito mapupunta yan sa MetaMask wallet nyo. Okay, so baka tatanungin nyo, saan ba mapupunta yung pera ko once na nabili nila? Mapupunta sa MetaMask. Paano i-cash out yung MetaMask? Marami na ho tayong tutorial dyan. From MetaMask, pwede nyo dalhin sa Binance, and then sa Binance, pwede nyo i-P2P or peer-to-peer para maging pera po yung nabenta yung NFT. Okay? So, yun, nasagot ko na natin yung ating intro. Ganun lang kadali guys, gamitin itong OpenSea, it's 100% free. Siyempre, pag bibili tayo, meron bayad. Pag ibebenta natin, kung wala kayong, kumbaga, kung wala kayong skill, pwede kayong bumili ng NFT nyo para ibenta dito po sa Fiverr. Pero kung kayo po ay meron talaga kayong skill, so pwede nyo pong i-upload po dito sa OpenSea para ibenta po yung mga collection nyo or yung art na nagawa nyo or music na nagawa nyo or yung photography nyo, pwede nyo pong ibenta sa NFT. Yun ang maganda po dito sa NFT. Marami bang buyer ang NFT? Yes, sobrang dami ngayon. Kung makikita nyo sa news, sobrang dami po yung mga sumasali sa NFT, lalong-lalo yung mga sikat ngayon ng mga artista, iba't iba guys. Marami po silang nag-join ngayon sa community ng non-fungible token. So, ito lang yung aking mai-share. Sana meron kayong natutunan inside this video. Nalaman nyo na kung ano yung website, saan makakabili, saan paano magbenta, and paano maglalagay po ng mga NFT dito po sa OpenSea. So, once again, this is Mark from Pinoy Influencer. Thanks for watching and see you on my next video. Thanks and bye-bye!